Good day, fellow journalists. Welcome to the Philippine Press Institute monthly podcast. This will be our last session for the year. We thank you all for your supporting this monthly activity. Special mention goes to the Hans Seidel Foundation for its generous support to PPI and all its activities to promote press freedom and democracy in the country. Today's podcast will focus on the president's first 100 days in office and the issues around the communications team, a very important component in dealing with journalists. President Bongbong Marcos marked his first 100 days in office early this month. It was an eventful event. He did not even make a report to the nation on what he had done in the last 3 months. Many people actually believe Marcos did a great job. There was lesser restrictions in mobility, unlike under Rodrigo Duterte, when he shut down the entire country, throwing a lot of people in the streets when businesses were forced to close due to the lockdown. The economy went into recession, and Duterte doubled the country's debt to 11 trillion pesos. On top of that, there was massive corruption in the pandemic response, with people behind the family deal splurging on luxury vehicles at the expense of the suffering public. Well, the election of Marcos gave Filipinos so much hope. He promised to unite the country and make his own dream every Filipino dream. Of course, he cannot change everything overnight. In his first 100 days, nothing much really changed in terms of the economy. Inflation rose to 6.9%. The peso dropped to its lowest level against the dollar in years, and the country's debt ballooned to 13 trillion pesos. The farm sector, which Marcos personally led, was at its worst due to food shortages and price increases. Successive destructive typhoons damaged rice and corn crops in the country's two regions, Central Luzon and Cagayan Valley, the two rice granaries. Marcos had made 3 foreign visits to lure investors and come home with meager pledges. Duterte got $24 billion pledges when he went to China alone in 2016. But Marcos' first 100 days in office was best remembered by lobbyist parties, Eric Clapton's concert, and the F1 race in Singapore. The optics were bad, but it was made worse by the president's bad press and his own communications office missteps. Trixie Cruz Angeles was not really an excellent choice to run the press office. She has no expertise in media management and did not have a good rapport with journalists. In most cases, she ignored the press and paid more attention to her army of bloggers. When she got her graceful exit after the president's Singapore pleasure trip, it was clear she was out of the loop. An effective communications team is important for the president to send across his message to the public. A good communications team could minimize the fallout from the political infighting in government. Duterte was running a tight ship, and the first 100 days under Marcos showed his weaknesses. We haven't seen a president change a press secretary in as early as its first 100 days since the post-EDSA period. From Cory Aquino to Rodi Duterte, there have been changes in the office of the press secretary or the presidential communications operations office, but not in the first 100 days. To help us flesh out the issues around the changes in the office of the press secretary, we have today 3 knowledgeable resource persons to make a good assessment of the president's press team. Our press guest is a former Malacanang reporter for the Philippine Star, Aurea Calica.
She covered the palace during the time of former presidents Gloria Macapagal Arroyo and Benigno Aquino III. She is now the editor of Signal TV's One News online platform. Our second guest is the president is a member of the Foreign Correspondents Association of the Philippines, who covers the office, also covers the office of the president, Miss Johnna Bilabiray Llagon. She is Asahi Shimbun's reliable and dependable eyes and ears in the Philippines. Except for Duterte, all presidents from Ferdinand Marcos had attended a POCAP's annual luncheon meeting. I hope Marcos will not skip this year's event. He already did one with the MOPC, or the Manila Overseas Press Club. Our last guest needs no further introduction. He is all over the diplomatic functions, and you can watch him every night at the very popular cable TV talk show, Wag Po, at Signal TV's 1PH channel. Ang papa ng lahat is known as the Presidential Advisor on Political Affairs and an expert political strategist. Let's welcome Mr. Ronald Llamas. Okay, let's give them a round of applause and maybe give them their opening statements. Can we start with Au? Hello. First 100 days and then the press secretary's role. Yes. Yes. Paano ba tayo mag-start? I do not know if it is good or bad that there's really nothing shocking about the first 100 days. Only the fact that prices are rising and the usual problems are still there. Hindi ko masabi kung hindi naman siya pwede ng batikusin dahil 100 days in office pa lang. So 100 days in office ni former President Rodrigo Duterte, there were a lot of killings. Simulan niya agad yung kanyang war on drugs. During the time of Pinoy, I think more on economic and social reform si Pinoy. Walang, may mga controversies like yung sa, may mga, I don't know, I'm not sure if yung sa Quirino Grandstand ba ay first 100 days niya. Yeah, August yun eh. Yeah. Yung kay BBM, hindi ko alam kung sinuswerte siya, pero diba may mga follow-ups din siya ng mga statements like climate change ba to? Yung isang malakas na bagyo and then hindi raw masama ang nangyari. we were a bit lucky. Oh, lucky. Because nagkaroon ng lindol during his first 100 days in office. I don't know if binibigyan talaga siya ng honeymoon period or malakas talaga yung kanyang makinarita para ma-stave off yung mga kritisismo sa first 100 days in office. Kasi what can we really expect sa first 100 days yung magagawa niya? Like, yung mga pinangako nilang bababa ang presyo ng bigas, bababa ang presyo ng mga bilihin, may libreng ganito, libreng ganyan. And of course, yung sa press secretary, I thought that being a lawyer, the former press secretary was just being careful kasi masyadong matipid magsalita. I thought ayaw lang niyang gayahin yung dati, avoiding mistakes, yung babaguhin ang sinabi ng presidente na ginagawa ni Harry Roque. I didn't know na from the reports coming from Malacanang press corps members ay wala pala masyadong access si former Press Secretary Trixie Angeles sa presidente. Hindi pala siya being careful. Hindi pala niya ma-articulate ang mind ng presidente.
So that's a big difference. Iba yung naging careful ka, pero alam mo, iba yung wala ka talaga palang masabi dahil hindi mo naman pala siya nakakausap ng matagalan or heart to heart. Para kapag nagsalita ka, ikaw na yung parang authority, may authority ka talaga to speak on behalf of the president. Ayun yung observation ko na kahit naman ang mainstream media, I think, to be fair, tulungan siya. Sinasabi niya nung campaign, hindi siya makapasok sa mainstream media, hindi siya pinagbibigyan, puro batikos, puro tungkol sa nakaraan. I think ngayon, wala na siyang masasabing ganun. Sa first 100 days niya, I think nakuha niya yung hinihingi niyang honeymoon period and yung mile age, yung space, yung highlight ng mga gusto niyang i-highlight. Hindi na siya pinagdamutan, I think. So, I just hope na in the coming days or in the coming years, makikita talaga tayo ng mga ipinangako niya. Given that sa premise nga ng kanya mga kritiko ay nanalo siya dahil sa historical revisionism, sa panluloko, in a sense, sa through social media propaganda, yung mga campaign na populist. So let's see if after 100 days ay may mapapatunayan talaga si President Marcos. Okay. Thank you, Al. And how about you, Johnna? What can you say? Hello. Magandang araw sa lahat. Unang-una, salamat po sa pag-imbita. Sana may ma-share ako na makakatulong sa kadagdagang kaalaman para sa lahat. Ang napansin ko dun sa first 100 days ni BBM, parang ang haba. Parang ilang beses ako during the after the inauguration na wala pa bang 100 days? Parang ang tagal-tagal na. So, siguro nga kasi parang walang masyadong explosive na nangyayari na sanay tayo ng panahon ni President Duterte na halos araw-araw may nangyayari na parang very shocking kasi ang daming patayan, ang daming nangyayari. So, ito parang hindi mo maintindihan kung tahimik siya kasi maayos silang nagtatrabaho at, you know, gumagawa or wala kasing nangyayari talaga masyado. Naalala ko nung kay Duterte kasi halos hindi tayo nakakatulog magdamag kasi biglaan na lang na magsasalita ng alauna, alas dos ng madaling araw. Naalala ko meron akong mga kaibigan noon. Parang nagkaroon kami ng kasunduan na sige, matulog ka na muna ng maaga. Magising ka na ng madaling araw. Tapos yung isa naman yung matutulog, isa yung magbabantay. Para lang alam mo na wala, hindi ka mabubutasan. Ngayon, bumalik yung parang respectable hours, respectable working hours. Umaga na yun. Normalcy. Kahit paano, ang naalala ko kasi dati na sinabi, tungkol sa presidente, you know, the president is never late. He's always on time kasi it's the president's time. So lahat talaga mag-a-adjust sa kanya. Pero ngayon, ang napansin ko parang okay, bumalik na sa, you know, respectable morning hours. Tapos merong nagsasalita, may mga events during the day. Ang cabinet meeting ay araw na ulit. Hindi na magsisimula ng mga alas 5:30, tapos matatapos, diba, hanggang hindi mo na alam kung anong oras ng gabi. So yun, so parang yun yung napansin kong kaibahan. Yun lang, hindi ko naman sinasabi rin na napakaganda. Kasi nga, ang taas ng bilihin ngayon, parang yung gas prices, ang laki nung itinaas din si took office. Although I acknowledge it's not, you know, it's not entirely his fault. Ang pati yung mga bilihin mataas din. Although hindi niya kasalanan lahat yon, pero di ba kung yung leader mo, yung namumuno sa iyo, may mga events outside that's affecting your own economy. Magtatrabaho ka to mitigate the effect. Parang hindi ko pa masyadong nakikita na nararamdaman yung mitigation na yon, yung
yung ginagawa nilang trabaho para maprotektahan yung mga Pilipino from what, you know, from the economic impact of what's going on over. Hindi ko pa rin siya maramdaman. Also, ang napansin ko sa kanila, parang ang laki ng effort to show, to project na napaka prim and proper ng lahat. Sinasabi lahat ng gustong marinig. Yung, alam niyo, they say the things that we want to hear, they want to be reported. Yun nga lang, yung substance ng mga efforts na yun, hindi ko pa, parang hindi pa maramdaman. Siguro maghintay pa tayo ng ilan pang buwan, baka naman eventually mararamdaman natin. Tungkol naman dun sa OPF, parang katulad ng like the last administration, hindi ko makita yung value sa kanila ng, you know, ng press, ng media. Kasi parang they give more premium on social media. They give more premium to their own posting. Kasi nga, mas madaling maibenta naman yung ideas nila. Mag-post ka lang. So, ano lang din ka, pati sila Duterte. Mag-post ka sa Facebook mo, sa Twitter mo, wala nang makaka-question yun eh. Kung may mag-comment, you can choose to ignore. So, parang napaka-limitado ng access ng media. Yung media na pwedeng magtanong at mag-challenge. Kung totoo ba yung sinasabi mo, kung accurate ba yung sinasabi mo. Noong panahon ni former Press Secretary Trixie, naramdaman, well, relatively, nakakapagtanong naman, alin ba at least yung effort ko, nakakapagtanong naman ako, pero minsan matagal yung sagot. So yung process, nung ano, parang ang hirap, yeah, sumasagot naman siya, pero parang medyo, kasi ngayon yung ating news cycle palaging mabilisan, di ba? So parang na, hindi na umaabot dun sa ano ko, sa regular deadline. Kasi ang tagal nang hihintayin. Katulad rin nung parang ano rin, parang ganun din yung panahon ni ano yun, ni Presidente Duterte. Parang ang bagal kang mapansin. Kung mapansin ka at all at sagutin. Yung ang isang ano, ang gusto ko lang i-highlight yung difference ha. Hindi yung, hindi yung OPS ng panahon ni Duterte, pero yung panahon ni Noynoy. Ang tingin ko, para sa akin, ang effective ng communications team ni ano, ni Noynoy. Napaka proactive ng mga tao niya. Kasi nung halimbawa, like we have to do foreign coverage, lilipad si Noynoy, kailangan mo i-cover. Pag may kinausap ka sa communications team niya, parang sige, ayusin natin yan. Gagawin ka ng ano, ipa-facilitate ka, tutulungan ka. Kung hindi nila magawa, sasabihin nila kaagad sa'yo. Pagdating nung kay Duterte, kahit yung may posisyon na, ang sasabihin sa'yo, ay, hindi akin yan eh. Parang, ay, kausapin mo si ganito, kausapin mo si ganyan. Parang, walang nagtatake ng responsibility masyado. Na, wala kang diretsyong makausap. Yun yung, ano, although may eventually meron naman silang sinet up na unit for the international press, ayun, nagkaroon ng mas proactive engagement with international media nung panahon na Inasek Martin at saka ni Yusek JV. Itong panahon na to, parang ganun pa rin. So yun nga, na sumasagot naman si Sec Chiquiti, Sec Cheloy, sumasagot din. Pero yun pa rin, it's not as effective as Noynoy's communication team. Siguro nasanay kasi ako doon kasi parang ang dali ng trabaho. So ganun pa rin, medyo slow, medyo mas mabagal pa rin sila. Sana mag-improve. Saka sana ma-realize nila na hindi naman, alam mo, pag hindi talaga pwede, papayag naman yung media, maiintindihan yun ng ano, nung reporter. Sabihin nyo lang ng maayos. Huwag yung hindi, parang iaan ka na lang, i-ghost ka na lang. Hindi mo alam kung ano nang nangyayari din sa mga request o sa mga yun lang po. Ayun, salamat, Johnna, no? So, painggan natin si Ronald Llamas na nagsilbi sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Ronald, the floor is yours. Maraming salamat, Manny. Magandang hapon. Au, at saka Johnna. No?
Nung narinig ko nga nag-intro si Manny, sabi ko, kompleto na, makikinig na lang ako eh. No? Binigay ko na yung first 200 days, hindi lang 100 eh. Kaya, maraming salamat Manny. Ito yung ikalawang beses na naimbitahan ako sa PPI. Yung una, si Ed Lingaw. No? Dominado pala ng kwento eh, ng wag po itong PPI. Puro wag po ang moderator eh. Una ay ano pang definition natin ng first 100 days? Dahil medyo ambivalent si BBM dito eh. Nung una, sabi niya, mag-report siya sa first 100 days. Yung ikalawa, binanata niya, sabi niya, ay it's a 2,000-day sprint, not a 100-day presidency. No? So, kinuha niya, binabanata niya yung concept ng first 100 days. At ikatlo, nagsalita naman siya sa MOPT sa kanyang first 100 days at sinabi nga niya, anong sabi niya, Manny, this is a functional government. Diba? Yes. Yun yung kanyang main team eh, na nagsalita siya para doon sa first 100 days niya. So, mismo si BBM na medyo ambivalent. No? Ang first 100 days kasi institution yan eh. Sa Pilipinas, no? Yung lahat ng presidente ginagamit yan. Na hindi para hatulan yung kanyang presidency. Paano? 100 days na. Diba? Pero ang mahalaga sa first 100 days ay ito ay indicative, no? Doon sa kanyang leadership style at yung kanyang policy direction. Parang lalo na si Bongbong ay wala kang nakita masyado ng kampanya maliban sa Bagong Umaga at saka sa Unity. Yeah, Unity. Tapos kaya naghahanap ka ng indications to sa kanyang first 100 days. Yung kanyang SONA, may laman naman, pagamat ang ina-address niya ay yung diplomats at saka international businessmen, investors, no? Hindi yung mamamayan. Kaya makikita mo yung kaibahan ng kanyang SONA sa mga previous presidents na yung ina-address yung bumoto sa kanila. Siguro confidence si Bongbong na yung kanyang 31 million ay kanya na. Kaya hindi na niya kailangan kumbinsihin doon sa kanyang SONA. No? Kaya yun yung at least yung hugis ng kanyang first 100 days. Medyo ambivalent siya at medyo kulang sa batayan. No? Kaya mahalaga para sa atin, lalo na sa mga media, yung first 100 days. To give us an idea, paano ba siya mamuno at ano ba yung kanyang direksyon? Kahit indicative lang, man lang. No? May mga magagandang bahagi yung first 100 days. Halimbawa, yung promisa niya na tanggalin yung amortization at saka rent ng mga magsasaka, no? For at least 1 year, no? Maganda 'yon, no? Yung kanyang choices sa cabinet kumpara kay Digong, baka mas okay, although marami sa mga cabinet niya mga galing din sa ibang presidente, GMA, Pinoy, Duterte, no? Ikatlo, makikita mo yung kanyang kaibahan dun sa anti-crime, anti-drug campaign. Sabi nga ni Chief PNP Azurin, hindi namin ipagpapatuloy, hindi namin gagayahin yung policy ng nakaraang gobyerno laban sa drugs, which means hindi sila mag-EJK. Bagamat meron pa rin, halimbawa nitong first 100 days, ni-record ng Third World Study Center sa UP na may more than 90 alleged EJK yung nangyari. So almost one every day, no, yung nangyayari. Pero substantially, alam ni Manny ito, medyo naiiba naman doon sa panahon ni Digong na libo kagad yung namamatay at pinagmamalaki pa ng presidente na 100,000 sa bangkay yung kanyang itatapon sa Manila Bay. So makikita mo yung kaibahan, no? Ang problema ay nasa gitna tayo ng isang global crisis. May gera, sabi nga ni United Nations Secretary General Guterres at mismo si US President Biden, we are on the verge of a nuclear Armageddon. No?
no less than the UN Secretary General and the UN President nagsabi. So mayroong crisis. Sabi ng Wall Street Journal, we're on the verge of a global recession, no? Yung Federal Press sa US, talagang pinapalakas yung dollar, no? Para mabawasan o ma-manage nila yung kanilang inflation, no? Etc. So, maraming mga problema yung mundo, pero hindi pwede yung argument ni Sandro Marcos na the peso is weak because the dollar is strong. No? Ibig sabihin, lahat naman ng mga bansa apektado ng global crisis. Pero ang defining diyan is how to handle this crisis. No, yun yung mahalaga. Bakit halimbawa yung peso is the worst performing currency in ASEAN? Bakit yung ibang currency tinatamaan pero hindi naman ganoon kasama? Especially halimbawa Singapore. So, mahalagang bahagi hindi yung crisis na, kung hindi yung handling ng gobyerno. At dito medyo kinakapos yung Marcos government. Halimbawa, kakalabas lang na tayo ang number one in terms of risk, no? In terms of risk, handling of risk sa buong mundo. No, tayo yung pinakasablay in terms of handling ng mga disasters like typhoons, earthquakes, no, etc. Hindi tayo number 10. Hindi tayo number 5, number 1. Meron silang 100 indicators para sabihin kung sino ang medyo hindi magaling sa pag-mitigate ng crisis, natural disasters, etc. At ang Pilipinas ang number 1, no? Hindi rin natin masisisi yung presidente sa lahat ng kanyang problema. Paano yung kanyang minanak eh, Digong, napakasama eh. Halimbawa, nung hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero nung natapos yung aming gobyerno, meron kaming 1 trillion in savings na iniwan kay Digong. Ngayon, si Digong walang iniwan na savings kay BBM. Kaya kausap ko nga yung ilang mga bagong ambassador eh. Sa Italy, ambassador sa UK, etc. Hindi sila makapunta doon sa assignment nila dahil walang budget. Dahil naubos yung budget for the year ni Digong. No? Hindi ko alam kung napunta sa Parmalian o napunta sa Ebongo, pero ubos, no? yung budget nila. No? Kaya hindi rin natin masisi dahil may mga minana. Pero inuulit ko, hindi bago yan. Talagang may minamanak ang problema sa previous government. Talagang merong mga problema yung mundo na nakakaapekto sa ating bansa. Ang hatol dyan ay yung paano ka namumuno, paano yung cabinet mo na nagmamanage. Halimbawa, sabi ni Ben Jokno, nung SONA ni BBM, ibabatake niya uli ang peso sa 51 to a dollar. Sabi ni Ben Jokno ay yung inflation i-reduce niya to 2 to 3% from 6% at that time, no? So, baka mahirap gumawa ng ganung mga promisa kung mayroong mga factors at variables na hindi mo kontrolado. Tingin ko hindi na uulitin ni Ben Jokno na 'yan dahil yung peso natin ay malapit na mag-free fall in spite of remittances na parating galing sa mga OFW natin. Yung inflation, mahihirapan na yan ibaba sa 3%, no? Na ngayon, more than 7% na. Kaya, medyo problematic yung ating mga economic policy. Sabi ng economic team, kukontrolin natin ang inflation by increasing interest rate. Yung interest rates, yung pag-reduce ng interest rates o pagtaas ng interest rates, ay effective lamang kung yung ating inflation ay demand pull inflation. Ibig sabihin, yung ating inflation ay dahil sa kakulangan ng supply at palaki ang demand. Yun yung demand pull inflation. Na usual kind of inflation. Ang problema sa ating inflation is cost push. Which means, ang problema natin, we are not producing it. No? Hindi rin tayo maka-import dahil mahal lang import because of the dollar. So, hindi magiging effective yung policy ng interest rates to control inflation because of the nature of our inflation. No? Hindi naman ako nagpapanggap na economist, pero very, very basic
sa Economic 101 yung ganyang klaseng sitwasyon, no? So, nagulat ako na si RC Balisakan, yung ating head ng NEDA, sabi niya 2 months ago, we're in the middle of a food and agriculture crisis. Eh, sino ba ang umakbo ng agriculture? Si Bongbong, no? Kaya nga mismo si Bobby Tiglaw, na napaka pro-Bongbong, pro-Digong, pro-China, eh, bumabanat na kay Bongbong, no? As head of agriculture, na 2 beses lang pala niya nadalaw. At kinansel pa niya yung kanyang bisita during the World Food Day, no? Hindi siya dumalo kahit nakaschedule siya na pumunta sa DA. So, yun yung problema natin. Hindi lang siya dahil sa tinatawag nilang external factors, kailangan din ng maayos na policy. Katulad ng nangyari sa sugar, no? Tinanggal si Sebastian dahil nag-import, nag-approve ng importation. Pero yun pala, mag-i-import din pala tayo, no? So, yun yung problema, no? Katulad nga ng tinatalakay ni Manny sa Wagpo, we are an archipelago, pero 94% ng ating asin imported. Eh, ang daling gumawa ng asin, lalo na ang dami nating coastal area. Pero 94% is imported. Kaya mahal ang asin ngayon kung i-check to sa grocery. Yung ating rice, meron din tayong deficit. 1.4 million metric tons ang ating deficit dahil nag-increase ang fertilizer by 300%. So yung mga farm inputs, lahat ng kataasan, so ayaw na magtanim na magsasaka. No? Ayaw nila magtanim. Nakakaroon tayo ng deficit sa rice, which is very basic staple food ng mga Pilipino. So yan yung problema dito sa first 100 days. They have to get their act together. Ito yung first time, sabi nga ni Ao tsaka ni Johnna, na 3 crucial cabinet positions ang natanggal sa first 100 days. Wala pa akong alam in the past 36 years na nangyari in the first 100 days. Executive Secretary, the second most powerful aside from the President, the spokesperson, the alter ego of the President, and the powerful Commission on Audit. Sabay-sabay na natanggal, no? Kaya mukhang bago magkaroon ng unity ang bansa, kailangan magkaroon muna ng unity sa Malacanang. Lalo na ngayon ay meron ng offensive against Marcos, yung iba't ibang mga power centers, dahil lang ginagamit nila yung attack ni Lisa Marcos, fake na Marcos loyalist, no? Dilawan, Araneta na Dilawan. So mukhang mag-i-scale up yung mga away sa loob. So kailangan mag-assume ng leadership yung presidente para equal ito. Itong mga disunity na ito. Kung hindi, sa context ng mga global problems, sa context ng mga weaknesses sa policy tsaka sa implementation, ay baka mahirapan siya. Panghuli, makikita rin natin yung escalation ng rent-seeking o regulatory capture na ng gobyerno. Ang halimbawa diyan sa energy, no? For the first time, lahat kontrolado ng isang pamilya, Aboitiz, DOE, PISAM at saka ang ERC. Medyo sobra 'yan na regulatory capture, no? So eventually that will haunt the Marcos presidency, no? Yung mga problema na 'yan. So siguro doon ko muna tapusin yung kaunting introduction na medyo humaba. Maraming salamat, Manny. Salamat, Ronald, no? So ang unang tanong ko rito sa inyong tatlo gaano ba kaimportante ang posisyon ng press secretary sa administrasyon ni Marcos, no? What is actually wrong in the president's communication team? Why it did that work so well? So, Ao, anong tingin mong nangyari? Bakit tumalpak ang communication staff ni Bongbong Marcos? We can trace it dun sa problema daw nila sa factions. Lahat naman actually may factions, may good and bad yan eh. Yung sabi nila, dala daw ni Vic Rodriguez si Trixie Angeles. So,
kung natanggal si Vic, dala niya rin si Trixie kasi magkakapareho sila ng team, kumbaga. Mm-hmm. So, baka si Vic ang link niya kay BBM para sa mga issue, kung wala yung link na yun, paano siya magsasalita? Hindi naman mm-hmm. pala sila yung direkta na close. Sa time ni Pinoy, di ba, merong balay at saka summer group. Correct. So, ang natanggal dati, naaalala ko si Ricky Carandang na ipasok si Secretary Sunny Colon. Mm-hmm. Kasi nga, laging sila-sila mismo ang magkikritisay sa isa't isa na bakit hindi mo na-handle ng maayos ang mga issue. Hindi na magagaling actually lagi sa public. Magagaling na rin sa kanila lagi yung hukos. Magagaling na rin sa kanila lagi yung silipan or kritisismo sa kanilang mga performance. Hindi ko alam kung bakit maraming tao ang gustong nasa palasyo, sneak peek naman siya. Napakahirap ng buhay sa palasyo. Kami mismo na mga reporter, mahirap. Kailangan effective ang communications team mo kasi bilang presidente, napakarami mong ginagawa. Ikaw po ba ang magpapaliwanag ng lahat sa mga tao? Kailangan mo na, kailangan magaling kang mag-delegate, kailangan efficient ka. Kaya di ba yung katulad yung nabanggit ni Secretary Llamas, ba't kinuha mo pa yung DA? Tapos ngayon, ultimo meetings naman at events, hindi mo naman kayang puntahan lahat. So yung pag-delegate mo, ito sa communications team mo, kumuha ka talaga dapat ng tight na team. Alam nyo naman na hindi na pwede yung puro social media katulad ng campaign. Kaya na inevitable na na harapin nyo even the foreign media. So, internally, I think obviously they have something to fix. Externally, hindi kayo pwedeng lagi ng bobola. Siguro sinasabi niya, confident na kahit naman anong sabihin namin, maniniwala yung 31 hearing. In the next 6 years, kung marami na masyadong gutom, tingnan naman natin kung maniniwala pa rin yung 31 hearing. Yun yung tama yung inarticulate ni Secretary Llamas na saan ba tayo patungo, BBM? Sabi niyo, bababa ang sugar prices by October. Bakit lalong tumaas? So, DA Secretary ka, pero na-delineate mo na ba? Na ipaliwanag mo na ba? Nahimay mo na ba? Paano mo sinasabi na bababa ang bigas sa 20 pesos? Ako kasi, I hold people accountable sa mga sinasabi ninyo. The words to me. Kasi, sa totoo lang, di naman natin nakikita kung ano talaga lahat ang ginagawa ng presidente. Diba? So, sa ano pa sila i-base? Di mo naman sila nasusundan eh. So, saan mo sila i-base? Sa policies nila, sa mga sinasabi nila sa'yo. Ngayon, kapag yung sinasabi, wala ka namang nakikita on the ground na pagbabago, hindi pwedeng hindi siya magkaroon ng epekto kahit na gano'y yung pambubola niyo sa social media. Ngayon, ang nangyayari is very careful, I think, ang kanyang communications team. Tapos, dadaanin na lang nila sa kung anong gusto nilang sabihin sa socket, katulad nga ng sinabi ni Johnna. Hindi naman siguro pwede yun. Hindi pwedeng parang niloloko nyo ang sarili nyo sa habang panahon. Hindi pwedeng gano'n na sana matauhan din sila na maraming nag-iisip, maraming hindi kagagat ng pagat. So, yung sa communications team nila, sorry na gano'n ang nangyari, pero bilang Pilipino, kahit siguro critic nila ako or hindi ako bumoto sa kanila, parang hindi ko rin gusto na parang wala tayong papatunuhan, hindi ba? Tapos ng lahat ng ginawa nyo para makaupo. Masasayang lang din ba? Or sabi mo nga, the end justifies the means ba? Yung means ninyo para makarating dyan, mag-justify kaya na sana ma-justify yung maging end na may mabago talaga kayo. Pero kung sa communications pa lang, hindi nga kasi maliwanag kung saan patungo eh. So, anong elaborate ng communications team? Kasi usually, uulit-ulitin lang naman yan ang
ano, spokesperson mo, kung ano yung position mo, pag tinanong siya ng reporter, or anong position na president, uulit-ulitin niya lang yan, dadagdagan lang ng konti, babawasan ng konti, kung anong issue ngayon. Pero kung selyado kasi, kung tight, kung ano yung mga dapat niya sabihin sa tao, parang by heart, ma-memorize niya yun. Ma-memorize niya yung ano. Pero yung kung ambivalent nga, eh, lost nga, pare-pareho. Kung wala nga, wala pang ang matindi-tinding mga policies na dapat i-elaborate, wala pa nga talagang, ano, wala pa talagang mangyayari. And, yung sa factions nila, it, ano, goes both ways, good and bad. Ang isa ko nakikita ang bad, bakit sobra naman yung secrecy? May tinatanong ako, bakit natanggal si Trixie? Pero wala namang nakakapagsabi kung bakit talaga. Ang sinasabi lang nila, parang wala naman kasi talagang access. Pero kasi, ang role ng factions for me ay i-booking kung anong ginagawa ng kabila. Itong kabila, ibubuking mo kung ano. So, yung tao ang panalo kasi doon. Hindi na-discuss, hindi... Yung mga tao, hindi nagtatakipan sa gobyerno, hindi sila nagpoprotektahan. Kasi pag nagprotektahan sila, secret lahat, ano pang mapapala natin? Wala naman nakakapasok sa palasyo na ordinaryong tao. Diba? Puro preskon-preskon lang dun. Si ordinary Juan ba can ano, knock on the door and ano, ask the president kung anong... gagawin niya sa mga bagay-bagay. Wala naman. Parang meron siya laging boundaries. So kung walang nagli-leak, o bakit talaga natanggal si Vic Rodriguez? Di ba ang sinasabi? Dahil parang na-off siya, na-operate siya ni Lucas Bersamin, or dahil tumatanggap siya ng bayad sa mga appointments. Pero puro siya, ano, chismis. Somebody has to say what really happened. Hindi kahit na hindi on record. Yun sana yung ano, kailang trabahuhin. Kailang trabahuhin kung ano ang totoong nangyayari. Kung bakit ganito, yun nga, vague. Kung bakit salit mag-import nga para bumaba yung prices ng sugar, lalong tumaas. Pero yun nga, hindi mo ano, tos. Tapos yung pag-raise ng interest rates para mapababa yung mga presyo or ma-solve yung inflation, wala na masyado nakakaintindi nun eh. Hindi naman naiintindihan ng kahit ako mismong journalist, I had to research before I write about it. Na, ano yun? Paano magkakaroon ng effect yung ano sa interest rate? Tapos may US factor pa. Medyo mahirap siyang unawain. So, kailangan, very effective talaga yung communications team mo para ipaunawa sa ordinaryong tao kung bakit ganito yung nangyayari. So, yun yung observation ko na wala nang nagli-leak, wala nang kumakanta kung ano talaga yung nangyayari. Wala pa makapagpaliwanag kung ano talaga nangyayari. Bakit hanggang kailan to? Habang may gera ba, ganito talaga, tas-tas talaga ng pataas ng pataas talaga yung mga presyo. Hanggang saan to? Kung nakikita nyo ba kung hanggang saan talaga yung pagtaas ng presyo? Sasabihin nyo, ay hindi naman na po-predict kung kailang mag-e-end ang crisis. So, anong gagawin natin? Yung mga ganung bagay ba? Yung para sa gut, alam mo yung para sa sikmura, hindi kailangan yung ano eh, yung mga... Oo, may mga puri sa kanya dun sa mga speeches niya, ganyan. Pero hindi natin kailangan masyado yung mga ganyan. For, siguro for ano lang talaga yan, yung mga general policies. Pero pag nagpapaliwanag kayo, I have to know, as an ordinary Filipino, as someone who did not vote for you, kung saan mo naman ako dadalhin. At ang role niyan, si Pinoy, ang advantage niya, siya talaga yung communicator niya. Pag nagsalita siya, napapaliwanag niya talaga kung ano yung gusto niyang gawin at gusto niyang sabihin. So, ang gagawin na lang ni na Edwin Lacerda, ni Abby Falten, ni Sani Coloma, at ni Ricky Carandang, mag-elaborate na lang sila. Pero sa crisis, si Pinoy talaga lahat ang humaharap. So, yung criticism, siya na talaga lahat din yung diretso na sa kanya. Wala nang ano,
wala nang layers. So sana ganun din. Yung presidente, sana crisis ngayon, kahit pa hindi sabihin na kagagawan mo, nasa crisis tayo at may pandemic pa rin. Sana pag nagsasalita ka, huwag na sana siya masyadong magpa-impress. Hindi ka naman natin kailangan ng orator na lalim-lalim na mga English or ano. Hindi, parang I can understand that, of course. But parang where would that take me? Ganun, laging ganun yung tanong ko eh. Where would that lead us? Parang himayin nyo naman ng konti. Lagyan nyo naman ng detalye. At yung mga away-away nyo, bahala na kayo dyan. Pero para sa akin, okay lang yan kesa tight masyado at hindi nabubukingan. Yun lang so far, man. Okay, salamat, Aw. Johnna, anong salente naman ng foreign correspondents? Paano yung nakita yung Office of the Press Secretary? Bakit sila pumalpak? Ang una, kasi dapat, kung nasa Office of the Press Secretary ka, ang communications ang forte mo, di ba? So dapat, marunong ka mag-communicate. Ang nangyayari kasi for hindi lang ngayon, even in the past administration, parang takot na takot silang makipag-usap, lalo na sa foreign press. Siguro ang iniisip nila, kung hindi ako magsalita, hindi ako mapupuna, hindi ako makikriticize, hindi ako magkakamali, hindi ako maboboljak pa. Eh, ang nangyayari dun, so, napaka incomplete ng balita ng mga storya na napipapaabot ng tao ng reporter, ng journalist, sa mga tao. Kasi nga, hindi mo ina-articulate kung ano exactly yung iniisip mo eh. Like in the past administration, nagki-criticize sila kasi like sa foreign press, parang hindi na ilalagay yung side nila. But the thing is, hindi naman sila nakikipag-usap. So, ngayon din, kung ang iyong communications team ay reluctant makipag-communicate, wala tayong mapupuntahan. Ang mangyayari na lang dyan, i-play up mo na lang yung views mo, say, sa social media. Kasi yun yung platform mo yun. May question man, pwede mong hindi pansinin. At saka, apart from being able to communicate ideas, policies well, your spokesman should have access to you. Kasi yung policy na i-articulate ng Office of the Press Secretary ay manggagaling sa presidente. So, paano ka mag-explain kung hindi mo naman alam kung ano yung talagang nasa isip ng taong nagbibigay ng policy? Paano mo i-articulate yung isang policy kung hindi mo alam kung saan hinugot yun? Hindi ka kasali sa wala kang access nung dinedeliberate yung mga decisions na naging, that they eventually make public. So, ngayon, kung gusto nilang mag-improve, they should start being more transparent. Kasi pag patuloy silang nagtatago, patuloy silang hindi nagsasalita, anong nasa isip ng mga tao yan? May puro na lang kayo tago, hindi nyo naman ine-explain ng totoo or ng mabuti kung ano talaga yung nangyayari o kung ano yung inibigin niyo. Yung mga maraming motherhood statements din, marami-rami ring motherhood statements na magandang pakinggan, pero alam mo yun, hindi mo naman siya nararamdaman sa buhay mo. Dati, yung criticism ka sa panahon ni Gloria Arroyo, kasi maganda yung numbers natin, sa macroeconomic numbers natin, ang ganda. Pero hindi naman siya nararamdaman ng regular na tao. So ngayon din, parang ang ganda nung naririnig natin na sinasabi, pero pagdating dun sa buhay ng ordinaryong Pilipino, kahit buhay ko, parang hindi ko naman siya nararamdaman kung ano yung benefit sa akin ng mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Yun lang, Manny. Ayun, salamat, Johnna. No? So bago ko bigay sa inyo si Ronald, gusto ko lang paalala na
tayo po ay nasa Spotify at nasa YouTube. No? So pwede nyo kaming sundan itong podcast sa dalawang platform na yan, sa social media. So Ronald, anong tingin mo? Anong nangyari sa Office of the Press Secretary? Bakit siya pumapalpak? Eh una, may problema ka sa presidente mismo. Magaling yung presidente pag nagbabasa ng prepared speech. Katulad sa SONA, katulad sa UN, no? Lalo na kung kukumpara mo sa kanyang predecessor, si Digong, na rambling, puro mura, sexist jokes, etc. So magmumukha siyang magaling, lalo na kung prepared yung kanyang speech. Pero pag impromptu, no, open forum sa media, etc., disaster. No, yun yan. Kaya kinakailangan mo na magaling na press secretary para i-mitigate yung weaknesses ng presidente. No? Yun yung isang problema. Ikalawa, parang mali yung pinili nila. Na-overestimate nila yung value ng isang blogger. Ano blogger si Juan eh? Si Trixie, no? Isang blogger na ang trabaho ay kumatay, no? Nagsimula siya kay Mocha Uson, no? Eventually nalampasan niya si Mocha Uson, tapos during the campaign, no? Nakasama siya nila Ray Briones para hawakan yung communication, no? Pero medyo overrated yung nangyari sa kanya. Nakaladkad na lang siya eh, nung momentum ni PBBM. Hindi naman talaga siya yung nag-create. Ikatlo ay marami siyang mga skeletons in the closet. Na-suspend siya for 3 years as a lawyer dahil tumatanggap siya ng mga kaso at bayad na hindi naman niya ginagawa. Kaya marami siyang estapa cases na nakabinbin na nandyan, no? Ang gusto nga ng isang justice sa Supreme Court, huwag lang siya i-suspend, i-disbar siya. No, yun yung debate nun eh. No? Ibig sabihin, medyo damaged goods yung iyong kinuha na spokesperson. At sabi nga ni Au, ay dahil bit-bit siya ni Vic Rodriguez, nung nawala si Vic Rodriguez, eh damay siya. No? Damay siya. No? Kaya kinakailangan mo ng spokesperson na nauunawaan yung kanyang magiging alter ego, yung presidente. No? Medyo na psychosocial profiling niya yung presidente, strengths at saka weaknesses, at medyo may alam sa communication. Medyo may alam sa communication. Yun yung kulang. Parang akala nila dahil blogger, dahil hatchet woman, ay pwede na. No, pwede na. Yung ngayon hindi ko alam kung ito si Paul Bato, si creative advisor. No. Kaya hindi ko siya masyadong kilala. No, dun sa hapan. Pero initially, parang yung creative ay hindi sapat na maging spokesperson. Bagamat medyo mas presentable siya kaysa kay Trixie, no? Na mataray at saka natawa nga ako nung binanatan niya yung opposition eh. Nag-quote pa siya sa Bible para banatan yung opposition. Tawa ko ng tawa ron. No? So, kailangan ng kwan ng siguro iba na spokesperson. Pinofloat dati si Mike Toledo pero anong sabi ni Harry Roque? Manny, masyadong gwapo. Masyadong gwapo. So, yun yung kwan. Kwan lang, ilang point lang. Si Ricky Karandang, natanggal siya nung kalagitnaan eh ng Pinoy government, no? Nung natanggal siya. Pero itong mga natanggal na sa cabinet ni Pinoy, hindi ito natanggal dahil nasa faction sila. Halimbawa si Bertie Lim, si Ping De Jesus, si Ona, no? Natanggal sir, siya. Ikaw, ikaw ang nagsabi na natanggal, hindi nag-resign. Oh, nag-resign. yung si Bertie Lim, si Ping De Jesus, si Ona, si Ricky Garandang, sila ay nag-resign hindi dahil kasama sila sa mga paksyon. No? Hindi sila siguro yung kasama lang sa paksyon diyan si Juan eh, si Ricky Garandang. Pero hindi dahil hindi yun dahilan. Medyo asar lang talaga sa kanya si Pinoy. No?
Ako nga, ako na sa lugar ako ni Ricky, matagal na ako nag-resign eh. Dahil sa mga meetings namin, kinakatay talaga siya ni Pinoy eh. Eh, ako, eh, I have a life. So, pag ginanon ako ni Pinoy, uwi na ako, hindi na ako babalik. No? Alam si Ona, kung kataya niya sa cabinet meeting, grabe, no? Ay, etc. Pero hindi dahil sa paksyon. Dahil mainit yung ulo ni Pinoy sa kanila. No, yun hindi yung siya, ang sabi ni Pinoy, hindi daw siya maintindihan. Katulad ni Ona, sabi daw niya kay Ona, mag-design ka ng program for preventive health care. Yes. Para yung mga tao hindi magkasakit at hindi ma-hospital. Ang sabi daw ni Ona, bumatay na maraming ospital. Yes. Kaya hindi dahil sa member sila ng paksyon, dahil hindi sila member ng paksyon, talagang asar sa kanila yung si presidente. Parang hindi sabi nga ni Au, sabi nga ni Au, yung presidente mismo ang pan eh, communicator eh. No, sila Edwin Lacerda, sila Manolo Quezon, sila Kwan, mga Kwan na lang yun eh, sila Abby Balte, parang mga Kwan sila, alalay eh. Pero yung presidente na mismo ang nagpipilit na mag-communicate. Pero hindi naman siya nagkakalat sa impromptu, no, sa extemporaneous. Hindi katulad ni PBBM, medyo hirap eh. Pag impromptu na yung mga tanungan, no, yun yung problema niya. So no, yun lang, kailangan mamili ng nauunawaan yung presidente, no, dahil siya ay magiging alter ego, no, trusted. At the same time, he's a good communicator. No? Baka pwede ka, Manny, no? Hindi na pwede. So yun yung isang ano, no, di ba? Kunwari, nag-resign. Pero, totoo. Mm. Health reason daw, health reason. Lahat sila health reason eh. Oh, health reason. Oh, family, ganyan. Pero graceful na lang nga kasi, di ba? Pero maunawaan naman natin sila dahil syempre, trabaho nila yun eh, propaganda eh. No? Ang problema, kung naniniwala sila sa sariling propaganda, katulad ng economic team ni BBM. No? Ayun, sabi ko na niloloko nyo ba yung sarili nyo at idadamay nyo kami. yun yung problema. Maunawaan pa natin, trabaho yan eh, hanap buhay yan eh, di ba? Medyo pinopropaganda tayo eh. Pero ang tanong, medyo may indication na naniniwala sila sa sarili nila eh. Yun yun, alam ba, itong mga investment, Singapore, Indonesia, US, no, naniniwala sila na papasok yan. Hello? No? Nung pumunta si Digong sa China, nakuha niya $25 billion in investment, MOU, walang pumasok. Ano pag pumunta na yung mga kala yan, possible investors, nag-risk assessment sila, nag-feasibility study, hindi na sila tutuloy. Dahil yung ating comparative advantage, malayo sa Vietnam, sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia, sa India. Halimbawa, ang daming umalis sa China na medium scale businesses. Ni isa walang pumunta sa Pilipinas. Lahat sila pumunta sa India, sa Vietnam. Vietnam. To some extent sa Indonesia. No? Pero hindi pupunta sa atin. Kahapon nga, nandun ako sa Kwan, French Business Council with the Makati Business Club. No? Nagsalita, dalawang cabinet secretary, tatlong undersecretary, tatlong assistant secretary, at saka yung head ng Minda, no, sa Mindanao, eh lahat glowing eh, no? Lahat glowing eh. Pag nakinig ka, parang hindi pwedeng hindi ka mag-invest sa Pilipinas. Pero yung isang French bumubulong sa akin, magkano ba kuryente rito? Sabi ko, the highest, higher than Japan. No? So, paano sila pupunta kung ganun kataas ang cost of electricity? Ikalawang tanong ng mga nagbubulungan, corruption. Ano, walang nagbanggit ng corruption eh sa lahat ng presenter. Yan yung problema sa ating comparative advantage. No? May corruption naman sa Vietnam eh. May corruption naman sa Thailand, sa Malaysia, sa Singapore, sa India, sa Indonesia. Pero sa kanila, minamanage na yung corruption na predictable yung levels para ma-factor in doon sa libro investment ng investor, no? Sa ROI. So, sa atin, hindi mo alam eh, napoles dito kasi, ghost projects eh. Na napoles sa framework. So ganun yung magiging problema ng spokesperson. Kahit gano'ng kagaling yung spokesperson mo, kung hindi nila kayang mamitigate yung mga problema katulad ng taas ng kuryente, corruption, no? Inefficiency,
Sabi nung isang USEC sa DPWH kahapon, para masolusyonan ang traffic, kailangan damihan ang bisikleta. Bisikleta. Ano ka, suicidal? Magbibisikleta ka sa EDSA? Okay sa akin ang bisikleta. No? So ang kanilang proposal, band-aid. Band-aid solution. Medyo delikado si Bongbong yan. So salamat, Ronald. No? So gusto ko lang tanongin si Johnna at si Au. No? Paano ba naging relationship ng Malacanang Press Corps at POCAP kay Trixie Reyes nung nakaupo siya? Maganda ba at napagbigyan siya ng pagkakataon? O talagang masama ang naging experience ng POCAP at ng Malacanang Press Corps? Johnna? Sa POCAP kasi, yung parang may mga, yung huling administration pa, may mga na-identify na parang may natag na sasabihin nila o pink lawan yung mga yan o dilawan yung mga yan. So, pangalan pa lang, magre-request ka ng interview, magpapadala ka ng message, magtatanong, pangalan pa lang, hindi ka na ma-accommodate dahil nga dun sa reputasyon na dala-dala mo, dahil sa mga storya lang na ginawa mo dati pa. So, parang ganun din yung ngayon. Very careful sila in dealing with the foreign press. Not even because na siguro dahil they're not sure of what to say, pero kakabit na nung individual journalist yung personal ano niya, parang nakatatak na sa kanya kung ano yung personal views niya. Akala nila you won't be able to go beyond it and give a more or less fair story. So yung iba ang nadinig ko, hindi sinasagot yung mga messages, o syempre dadaan, o kaya kung dadaan ang nangyari, parang ipapadaan sa stringer para lang makapagtanong o may makausap sa loob. Pero hindi lang naman sa ano ni sa office ng press secretary, hindi din sa ibang ano, sa ibang agencies din, depende kung gaano ka abilidad ng reporter na manggapang ng kanyang ano, i-interviewing source. Pero in general, medyo limitado yung access na naibigay. Well, ito naman, ano pa lang, 100 days pa lang. Meron akong tinanong dati, sabi ko, baka naman pwedeng mag-request ng interview kay ganito. Tapos yung sinabi niya sa akin, sige, padala ka ng letter of request. Nakikita ko naman yung mga social media posts mo. Fair ka naman. So parang, nakakagulat lang na yun yung basis. That's one basis. That's one factor. Kung paano nila i-assess yung kakausapin nila na tao dahil sa social media post. So parang yung tingin nila, na-judge ka na dahil kung ano yung sinasabi mo sa what's supposedly your own personal views. Na alam naman natin kung paano hiwalay ang personal views kapag trabaho na, di ba? Parang they don't distinguish that from you as a professional journalist. Ayun. Sa'yo, anong narinig mo sa mga kanilang press? Of course, marami tayo, wala naman akong personal experience, no? Pero marami na tayong narinig kung paano na-marginalize or na-discriminate yung mainstream media, even during the campaign. Kasi nga, focused on aesthetics eh. Yung, ganyan si Paul Soriano para maganda yung background kapag kasay-kasa. Pero mag-focus na tayo sa substance. Hindi na tayo natin kailangan yung ganyan na ano. Social media nga kaya dapat mas okay nga eh. Bakit laging gusto, picture perfect. Yung mga sinasabi, kailangan talaga, kala mo. Cinematic. The most decent of all, pero yung mga trolls naman sa Sokmed, yung ginagawa ng kanan, very, very decent. Yung ginagawa ng kaliwa, elintik pa rin naman maka-atake, di ba? Mm-hmm. Pababoy pa rin naman sa social media. Tapos, nakarating din sa akin yan na may social media profiling. Kumbaga, yung account mo, inano nila yon, ni-review nila yon simula dati pa. Eh, ito naman ay
naikwento lang sa akin. Pero personally, sinabihan din ako na ako daw ay markado at saka yung website dahil puro Lenny daw yung pinapublish ko. Ha? Wala nga ako masyadong mapublish. Sa print, ang nakinikerry ko na mga reports ng mga tao namin, ano naman, pag may isang kandidato, automatic na kailangan i-carry mo din yung ibang kandidato. So sabi ko na lang doon, unfair naman yata yun kasi si Lenny naman ang binubug niyo eh. So ayaw yung sumagot. Kung may issue, hindi siya pwede sumagot. So yun na, nangyayari. Mas maraming issue na sinasagot kasi si Lenny dahil siya binubug nila eh. Tapos si BBM naman, wala namang katapusang unity nung campaign. Hindi sumasama sa debates. Alam nga namang talagang sa campaigns naman niya, ganun din, careful din siya. Hindi na siya mga away, di ba? Parang campaign daw ng US President Biden. So, yun sa akin, more on aesthetics kayo. Kailangan correct kang tingnan, respectful, decent, and all. But what's happening really behind the scenes? Ganyan ba talaga? Hindi naman ganyan talaga eh. Kami ginagawa kayong social media profiling, meron kayong pinipili kung sino. Pag hindi aayon sa inyong narrative, ay wag ito at babasagin lang nito yung ating kwento. So, meron ganong mga ano. As for me, ako parang na-offend din ako na narinig. Ha? Antahitahimik ko na nga dito. Dahil nga, syempre pagka-election, editor ka, pwede ka bang magdadakdak ng kung ano-ano sa social media? So, still, markado pa rin, parang ganun. Maibalik ko lang nung kampanya, yung isang very ano, yung parang kasi nung kampanya, ramdam mo na kung saan papunta yung communications, yung leanings ng communications team nila eh. Kasi yun pa lang, ang hirap nang makakuha ng schedule ng event ng mga kampanya kung saan pupunta. Naiintindihan naman natin na for security. Oo, hindi daw sinasabi pwedeng ibigay. Oo, pero talaga, ang parang kampanya na, ipo-cover mo na, ayaw pang ibigay. Tapos yung mga tao, kahit i-message mo sila, hindi ka talaga papansinin. Hanggang kahit kakilala mo na, parang ayaw ka talagang sagutin hanggang sa pag... Pero pag magkaharap naman, okay naman. Pero pag, ano, kapag tatry mong tumagan talagang ang hirap. Pero ngayon, di ba, nagpapa-interview na siya si BBM, no? Kahit paano. Kahit paano, buti naman. Kasi sayang yung oportunidad eh. Hindi lang naman para sa trabaho ng reporter yun eh. Nagpapa-interview ka para malaman nung audience mo, nung mga bumoto sa'yo at yung mga hindi bumoto sa'yo, kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung iniisip mo, tsaka kung ano yung plano mo para sa, you know, para sa Pilipino. Hindi lang naman para sa atin yun kung magsasalita siya eh. Right? For the education of everyone. So, wala namang gulatan. Kapag, alam mo yun, sa so pag-election ulit at dun ka pa rin sa dati mong mga choices, sabay, kasalanan mo na talaga yun. Hindi na kasalanan. May ano ka na, may kasalanan ka na rin. Hindi na lang dun sa mga taong binoto mo. Ayan. Alam mo, meron tayong ano, no? Phone in question na pumasok, ano? Ang sinasabi rito, kung hindi ideal ang magiging press secretary, no? What can media do to continue delivering the news? Dapat ba mas enterprising or maybe get documents from sources instead of waiting for OPS to release these interviews or other from other sources? Anong tingin nyo? Aw. Parang makamute si Aw. Ah, sorry. So kahit naman sila accessible, kahit gano'n sila ka-transparent as they claim, or kahit gano'n sila ka-open, we need to be resourceful. Kasi hindi naman talaga nila sasabihin ng lahat. Katulad yung nangyari sa Mama Sapa noon, which hurt Pinoy a lot. Ang tagal kasi bago nila sinabi na ang naging problema si Purisimo. Ang sinasabi nila,
dahil matagal silang magkaibigan, ayaw ilaglag ni Pinoy si Turismo kahit siya na yung nababanata ng gusto. Sabi nga nila, foul up niya dahil he's supposed to coordinate with the military, hindi siya nag-coordinate. Hindi naman pala niya kaya yung operation. So nagkaroon ng malaking foul up doon. Yung mga ganyan, syempre hindi mo naman yan malalaman, hindi naman yan gamagagaling sa pipigila. So you have to be resourceful enough para malaman kung ano talaga ang totoo. Dapat, syempre, nakakultivate ka na rin yung sources mo, may access ka sa mga documents. Yung documents, medyo mahirap pa yun eh, pero I remember sino ba ang paliwanag sa akin? Merong isang nagpaliwanag sa akin tungkol sa nangyayari. Merong issue to tungkol kay Albert Del Rosario tsaka kay Trillanes. Remember that? Oo. Sa South China Sea, yung sa Scarborough Shoal. Particular issues na yan, dapat there's somebody na makiklear ng ano sa'yo na nangyayari. Kahit hindi mo kailangang isulat. Para ikaw confident ka na you know the truth. So sinabi nila yung parang timeline kung anong nangyari between the two, including kay Pinoy. Kapag ito yung sa Mama Sapano, tapos ano pa bang isang major na crisis kay Pinoy. Yung sa Yolanda, sa Yolanda ang sinabi ni Ping Lacson, ang pakiramdam niya ay nagre-report na maganda yung mga tao ni Pinoy pero hindi naman daw lahat nagagawa. Including yung bahay, di ba? So, kaya nga siya nag-criticize noon, nag-appoint siya ng klase yata sa housing. Tapos, palpak-palpak daw, hindi naman matirahan. Ganun. So, of course, even with all the transparency na ipapakita or ano, kailangan pa rin talaga natin mag-tikap, malaman kung ano talaga ang totoo. Kasi, hindi naman nila ipapahamak ang kanilang mga sarili yung mga pronouncements nila. So, you must be able to establish yung trust na kapag pinento namin dito sa journalist na to, para lang sa pagre-report niya ay tama yung kanyang konteksto at perspektibo. Hindi naman sa kinagat mo na lahat, no? Pero makikita mo rin naman kung totoo talaga yung kumpento sa'yo. Nagkaroon ng gulo sa Saba. Tama ba? Oo, kay Lahat Dato. Si Secretary Almendras, they took the time para pumunta sa mga media entities at ipaliwanag kung ano talaga nangyayari. Ganon. Yung ipaliwanag natin kung ano talaga yung nangyayari. Even kung sought out kayo privately ng journalist or hindi, it is your duty to tell the truth. And it is our duty to tell the truth. Baka hindi naman kasi alam ng mga taga-gobyerno yun sa puso nila na it's their duty to tell the truth. Parang pinanganak ba kayong kailangan bola pagka mag-gobyerno kayo. Pero sa atin hindi kasi pwede yun. So kailangan ilatag talaga natin kung ano yung nangyayari sa pamamagitan ng mga sources natin. Mga ikaw, John, ang tingin mo? Kailangan ba maging resourceful? Unang-una, kailangan ka naman talagang maging resourceful kung gusto mong maging journalist. Hindi lang dun sa panahon na wala kang makuhang balita or ayaw makipag-usap sa'yo yung mga taong gobyerno. Pero dun din sa mga panahon na nagbibigay ng, yung malayang binibigay yung information. Sige, ito, briefing dito, briefing doon, ito yung document. Naalala ko dati nung may nagkwento sa akin na ibang reporter nung panahon ni FDR kasi talaga sila sa briefing at very transparent si FDR that time. So ang daming information, may mga bagay na parang nakalagpas tapos later on na lang nila na-realize na parang may issue, parang yun sa yung sa Megadyke. Parang gano'n nagka-issue afterwards. Parang naisip ng mga tao na ay
dapat pala mas ano, in hindsight nakapag, you know, nabusisi ng mas malalim yung issue. So, yes, kailangan ka talagang maging enterprising kahit anong panahon. Kasi yun yung trabaho natin eh. One way to be enterprising is to establish your own sources. Hindi syempre dapat, hindi ka pwedeng mabuhay nang nakadepende sa ano lang, sa spokesman o kaya dun sa secretary or sa isang principal lang. Magandang mag-establish ng connection pati dun sa mga career, yung hindi na nasa pwesto, yung hindi mga political appointees. Magandang mag-establish ng good working relationship dun sa mga taong may institutional memory at saka yung parang hindi nakikita ng mga nakapwesto sa matataas na position. Akala nila walang naririnig, akala nila todo pasa lang lahat. Or in the end, ang dami nilang alam na kwento at sila yung makakapag-explain ng, you know, parang more or less na fair. They'll give a more or less fair perspective of what's going on. So apart from establishing your own sources, ano rin, dapat mas open ka rin, open din yung pandinig mo, open din yung puso mo dun sa mga tao around you. Kasi minsan, hindi maiwasan na masyado tayo mga journalist, masyado tayong wrapped up or masyado tayong busy sa mga storya na hinahabol natin. And nakakalagpas yung ibang importanteng issue na mas malapit din naman pala sa sikmura ng mga tao. So we also have to keep an ear open for what the public thinks and how the public thinks. Tama yung tama man yung sabi ni Johnna, ni Au at saka ni Joyce, no? Kailangan maging resourceful at saka enterprising at kailangan mag-establish ng mga relationship, no? Alimbawa, kayo ni Jim Gomez, no, hindi niyo naman ako kinokontakt para sa backstories nung cabinet secretary ako, pag may issue lang eh, no? Kahit walang issue, nag-iaya kayo ng pan eh, ng kape tsaka inuman, no? Kayo nila Edling Gaw, no? Patrick, no? Yung halimbawa na nabanggit ni Au, yung kay Purisima, nagmi-meeting kami noon sa cabinet eh, no? Yung iba sa amin, tinutulak ng tanggal ni Purisima, ayaw ni Pinoy. No, ayaw ni Pinoy. Eventually, after 3-4 hours, tumayag na siya. No? Itong Rappler at saka ABS-CBN, si Linda at saka sila Glenda, kukulit. Tawag ng tawag sa gitna ng cabinet meeting. So napagod na ako, sinagot ko na. So sila yung unang nakakuha ng scoop dun sa resignation ni Purisima. So lumalabas sa news, nagtatanong si Edna Sherda, ano to, nagmi-meeting pa lang tayo, nasa news na. So si Edwin, nag-reach hand. San galing to? So nakatingin lang ako sa ceiling. No, doon sa kwan. Pero kasi nadya mo na yun para umalis na. Tsaka makukulit eh. Alay, si Jim Gomez ng POCAP. Yan si Kwan. Si Manny Mogato. Ang kukulit niyan eh. So, hindi lang sila enterprising, hindi lang sila resourceful, makukulit pa. No? Yun yung kaya ang tawag nila sa akin noon, deep throat. Ako daw yung kanilang deep throat sa Malacanang, no? Doon sa kaya minsan nagugulat si Edwin, bakit lumalabas yung mga balita? Hindi pa kami nakakapaglabas ng press release. Ayun. So, ngayon pwede ko na ikwento dahil hindi na ako madidemanda. May prescriptive period ba yan, Manny? Suspended si Purisima eh, di ba? Suspended. Na yun. Kunyari. Pinalitan ni tapos Christina. Sinabi niya na Pinoy has the discretion to tap whoever he wanted kasi sensitive operation. Actually, nangyari nun, mismo si Purisima, hindi niya alam na pinaresign na siya. Nung in-interview siya, hindi niya alam. Paano nga hindi pa nakaabot sa kanya yung resulta ng cabinet meeting? Ayan yung nagpapa-interview siya sa TV. Dinedelayin niya na natanggal na siya. Pero nauna yung ABS-CBN tsaka yung Rappler. Dahil nakukulit nga eh. No? Tsaka si Jim Gomez. So relasyon mahalaga. Alam mo yung relasyon. Alam mo yung sinasabi niyong
relasyon, no, between sources and journalists. Importante yan. Pero tingin ko, mas importante kung naintindihan ng mga opisyal, ano talaga ang trabaho ng journalist para mailabas yung totoong balita, no? Kasi ang daming propaganda na pag nasa gobyerno. So, malaking bagay, no? Tulad ni Ronald Llamas na nasa posisyon siya at naibigay niya yung tamang perspektibo at konteksto sa mga balita na lalabas sa mga journalist. So, maraming salamat, Ronald, sa tulong mo, no? Nung nasa kabinete ka ni Pinoy. Pero may isa akong tanong na medyo mahalaga, no? At medyo controversial. Kasi nga marami sa mga journalists, no? Ito ay practice na sa ating industriya na nagko-cover ng kampanya ng presidential candidate. Tapos pag nanalo kandidato, sumasama na dun sa communications team ng nanalong kandidato. Wala namang batas na pinagbawal to. Pero anong tingin nyo? Ito ba'y nakabawas sa credibility ng mga journalist? Manny, excuse me, yeah. Manny. Ang sasagot naman yan si Au tsaka si Johnna. Pwede ba magpaalam muna? Dahil kailangan ko na kasing nakapila na ako sa boosting eh. Bubusta na ako. Nandito ako sa inyo nila ngayon, no? Iyan naman tanong na yan. Masasagot ni Au tsaka ni Juan. Maraming salamat sa imbitasyon ulit, no? Ha? Okay. Salamat din, Au tsaka Johnna. Salamat, sir. So, Al and Johnna, siguro ito ay, ano na, last question kasi mahigit na isang oras tayo nag-uusap dito sa podcast. So, unahin natin si Johnna. Meron bang epekto sa credibility ng pagiging journalist? Itong lumilipat ka ng bakod, no? Bilang journalist, magiging propagandist ka ng isang kandidato? Hindi sa journalist na yung, as an industry, makakaapekto siya sa credibility mo. Mm-hmm. Kasi kapag tumawid ka na ng bakod at nagtrabaho ka na as propagandist, parang ang hirap mo nang ibenta ulit yung sarili mo na you are fair, wala kang kinikilingan. So, ang hirap nang bawiin kung ano yung pinakawalan mo. Kasi kapag pumasok ka as, you know, yung communicator for a particular, for an interest group or a certain individual, ipupush mo na kung ano yung pinaglalaban ng principal mo eh. So, kahit hindi siya totoo, kahit nakakasama siya sa iba, siyempre, yun yung principal mo, edi ipupush mo yun. So, kapag natapos yung gig mo na yun, paano mo pa ibebenta yung sarili mo na I'm fair, I'm out for the truth, binenta mo na yung nagtrabaho ka na, tinanggap mo na yung bayad para magsinungaling para sa ibang tao, di ba? Kahit sabi mo pa na hindi ka nagsisinungaling, pero you're still not, you know, you're still not telling the whole truth. Edi parang hindi pa rin yun yung ano eh, hindi yun yung trabaho ng journalist. As journalists, we're here to record what's happening so that, you know, people are informed. And when, you know, the people of future generations would understand what's going on at, you know, at this particular time. Kapag tumawid ka na ng bakod, paano mo naman sasabihin na, ay, hindi, ano ako talaga, dahil trabaho lang yun. Medyo mahirap nang makarecover from that. Tingin ko. Salamat, Johnna. Ikaw, out. Anong tingin mo? Ganun din ba ang pananaw mo? Napag-usapan na natin siya before, Manny, na it's okay to make a stand na I'm not gonna be a journalist anymore. I'm gonna be joining the government para tulungan ko sa in-over ko. Siguro, naniwala sila ng gusto nung in-cover nila. Pero tama yung sinabi ni Johnna, paano yung pagbalik? Well, maraming, diba, elected pa nga, bumalik naman din sa pagiging media personality. Hindi ko naman, that's something gray for me. Pero ang alam ko, yan ang pinag-aawayan dati ni na Maria Reza sa ABS-CBN.
naririnig ko lang na pwede ba na galing ka na sa government. Diba si Noli De Castro, si Ted Bailon. Mm, correct. Naging elected. Si Corina, married boyfriend niya or married siya kay Marojas. Yung mga ganong issue na ano ba yung ano natin, delineation, ano ba yung linya. So, ang gray, ang hindi naman gray sa akin kung umalis ka na eh sa media at pumili ka na ng bagong field. Ang gray eh yung babalik ka. So, siguro sabi ni Johnna, wala ka ng credibility masyado, but it's not something na siguro pwede natin talagang tundukan din ng judgment. Diba parang moral ano rin siya? Lahat ng moral issue kasi gray, di ba? Parang except of course yung talagang hindi ka mangalun niya, yung gano'n. Hindi ka dapat maging, yung alam mo yun, yung clear na clear talaga na kasalanan sa Diyos or sa tao. Huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Mm. Pero kahit yun, hindi na naging klaro nung kay Digong. Diba? Mm. Sabi mga tao, oh, pinatay kaysa naman naalala ko yung mga namatay sa Bilibid. Eh sana pinatay na lang talaga kaysa naman baka mamaya nakataas. Ayan, pinataas. So yung ganito na, I think kaya nga lagi sinasabi, tayo dapat lagi rin tayo nagre-reflect. Dapat lagi rin tayo nag-a-assess ng ating position, kung saan ba tayo at kung ano ba talaga ito ipinagawa natin. Baka naman din kasi, kaya ayaw tayong kausapin, baka feeling din nila magulo na nga sila lalo pa natin pinapagulo. So, ano rin ba talagang win? Para tumulong ba? Para mag-destroy ba? Para lagi na lang bang mag-criticize? Or para, di ba sabi, hindi na kasi kayo nakatulong sa nation building. Yung, ano na yan, yung cliche na nation building na anong role mo dyan? Saan ka pumapasok dyan? At inechapera ka na. Social media na lang kasi ang gulo nyo eh. Parang puro kayo kontra. Napansin so, yun yung ano, yung... Napansin mo, Aw, palagi nilang sinasabi, kine-question ng role ng legacy media sa nation building, ano ba yung role nyo? Up until magkaroon ng disaster. Magkaroon ng malaking sakuna. Sabi nga nung walang ano, head ng blogger doon. Yeah. Pati gobyerno madalas nahuhuli. Madalas nauuna yung media mag-report. Ngayon tinatanong palagi ng pag yung ordinaryong panahon, tatanungin na ano ba madami akong na-interview na ganun eh. Ano bang maitutulong ng interview na yan sa akin? Ano yan mapapakain ba ko yan? Pero pagdating mo ng disaster na walang ibang pupunta, yung reporter, marami sa atin, wala pang insurance, walang pagkain. Then pupunta ka din sa mga liblig na lugar. Tuwang-tuwa sila kasi yung reporter lang ang nakapunta doon, sila yung naghahatid ng, nag-post or if yung reporter lang ang kayang magpaliwanag sa mga taong nasa malayo kung ano ba yung sakuna na dumaan sa kanila. Yung media ang nakakapagsabi. Ito yung kailangan ng lugar. Kasi na sa atin yung kakayanan at yung facilities din. Saka yung willingness to do it. Ay, oo. Yung willingness. Sino ba naman? Yung news online. Tumaas naman lahat ng hit natin nung pandemic ah. Kasi yung health issues, legacy media, traditional media rin naman ang nakapagpaliwanag. Bibigyan mo yung raw information sa public. Yung mga briefing tumatagal ng ilang oras. Papakinggan, saka napaka-technical. Papakinggan, mahirap siyang pakinggan ng ordinaryong tao. So tayo, ang nangyayari sa atin, pinaprocess natin para mas maintindihan ng mas nakararami. Hindi naman natin binabago kung anong nire-report natin, yun lang din yung naririnig natin. Eh. Ginagawa lang natin na mas madaling intindihin ng mga tao na walang expertise, na walang technical background. Diba? Like yung nung COVID, ang daming mga, parang mga XXX pag nagkaroon na ng variant, ang hirap intindihin doon. And yet, na paintindi naman natin ang maayos siguro sa mga tao.
tao na ito yung mga kaibahan ng variant, yung mga ganong bagay na hindi kine-question yung role ng media until the time na kailangan at walang iba na nandun para sa tao. Going back to the question, Manny, at the end of the day, responsible tayo sa sarili natin, sa Diyos, sa bayan, sa tao, sa organisasyon natin. Diba? Kung aling so, ginawa mo, bala. So lumalabas na malaki ang kahalagahan ng journalist sa public information, no? Sa ngayon, sa Office of the President, at kailangan niya ang journalist, no, para ipahayag kung ano yung nasa loob niya. Sa tingin niyo ba ang isang journalist ay malaking bagay? Isang dating journalist ay malaking bagay na maging isang takapagsalita o maging press secretary, no? Ngayon nga, si Cherry Garapil ay dating reporter at marami sa staff niya, no, Yusek, Asek, ay dating mga reporter. So sa tingin niyo ba makakatulong ito bilang communicator para sa ating Pangulo? Nasabi ko na yan na sana yung mga katulad ni Chelo na sa kampanya nila noon, paliwanag naman yung role ng media at yung kasamahan nila. Paliwanag naman yung kung saan tayo nagagaling minsan, kung ano yung posisyon natin, kung ano yung situation natin, para maintindihan din nila tayo. Kasi para mawala sana yung wall, mawala sana yung mga prejudgment. Ang sabi nila, ang tanong, kakapagsalita pa siya. So hopefully, yung makatulad niya na galing sa media, matuloy tayong nauunawaan kasi nanggaling naman siya dito. At may papaliwanag rin niya dun sa mga kasama niya na medyo sarado na yung isip pagdating sa traditional or legacy media. Yun yung naisip ko dati, sana yung mga katulad ni Cheloy, mag-ano naman sila, mag-vouch for us naman na hindi naman tayo puro nega, hindi naman tayo out for distraction lagi. But yun, I think it will help if they're going to do their job well or hindi yung, baka ma-ostracize ako pagka dinefend ko yung mga taga-media, ayaw nga nila sockmed nga lang tayo Baka hindi aligned sa strategy. So sana, kahit hindi aligned sa strategy at alam mo ang tama, gawin mo pa rin. Mm-hmm. Ikaw, Johnna. Depende yan sa kalidad ng reporter na kuhanin nila. Kasi kung halimbawa, pwedeng it can go both ways Kung dating reporter ang kukuhanin mong spokesman, maaring naiintindihan, at mas malaki yung understanding niya sa klase ng demands ng trabaho natin. So, pwede siyang maging mas open, pwede siyang maging accessible. Kasi nanggaling siya sa, dun sa same situation as we are now. Ang isang flip side naman doon, dahil nga galing dati kang reporter, pwedeng spokesman, so pwedeng alam mo rin kung ano yung, alam mo yun, parang quote-unquote mga strategies ng reporter na pwede mo namang i-block. Like kung paano manggapang ng informasyon ng mga tao. So alam mo na kung saan, kung kanino lalapit, paano kukontrahin yung mga advances or requests or whatever strategies that the journalist would use. May mga dati tayong kasamahan na pumasok sa gobyerno. Yung isa naging mataas ang posisyon niya, naging parang anti-press pa siya afterward. Oh, tapos meron tayong common friend, naging reporter, tapos biglang pumasok na siya sa career. Ang hirap kuhaan ng storya. Parang haharangin ka pa. Meron ka, alam mo, nakakita ka na ng butas. Biglang haharangin pa yung tsanta mo. Lalo ko yan, John. Sino doon? Merong time na, minsan kasi nagpa-tantrum ka na, di ba? Kasi nga, nasusobran ka na ng tension dahil deadline na, ito hindi na sa office. Ewan ko, naalala mo, Manny, alam ko nandun kayo sa Cambodia. Sinabihan tayo nung principal na, sige, bigay nyo na dyan. Kasi nandun tayo, ilang oras ang nagbabantay. Biglang yung ating sekretary,
ayaw ibigay. Ang tagal. Oh. Tapos nandun lang siya sa, may parang glass wall. Alam niya na nandun kami sa labas, hindi kami ginamit. Talagang, yun. Yung, so, it, parang siyang toss coin. Pwede mong, ang dating reporter na sumali sa gobyerno, pwede mong maging kaibigan, o pwede mong, pwede magpahirap ng buhay mo. Depende sa kalidad ng tao na yun. So, maraming salamat kay Secretary Ronald Llamas, kay Aurea Calica at kay Johnna Giolagon sa inyong mga ideas at pakipagtalakayan sa ating podcast ngayong araw na ito, no? And that concludes this month and this year's last podcast. We'll see you again next year. Thank you again, Ronald, Aurea, and Johnna, for enlightening us about the importance of the office of the press secretary and the role of journalists in covering the presidency. So thank you, Hans Seidel Foundation. Thank you, PPI. And you can follow us sa Spotify at sa YouTube para mapakinggan ang PPI podcast na ito. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod na edisyon. Hopefully, early next year. Thank you and good day.